Magandang gabi mga kapadya, kasandok at kapidal. Ngayong gabi magluluto tayo ng isa sa paboritong ulam sa kabanatuan. Lalo-lalo na sa Sanuan Akpa. Shoutout sa inyo dyan. Sinampalukang bangus. Meron tayong dalawang medium size na bangus. Siyempre, dalawang klaseng sili. Maraming luya, bawang, sibuyas at nagpapasarap sa sangkotsa, kamatis, mustasa. Yan lang ang mga kailangan natin pero napakasarap. Tara, samahan niyo ang magluto. Mga kasandok, unang-una natin gagawin, magpiprito muna tayo ng bangus. Tapos mamaya gigisa natin para sinampalukan. Mas masarap kasing pinipirito para maiwasan yung lansa. Nakakatulong yung pagpirito para mawala yung lansa. Tara, start tayo. Makikipag-ipadangay sa bangus. Kailangan. Alam niyo na naman ang teknik. Mainit na mainit na mantika. Saka mainit na mainit na kawali. Makikipag-ipadangay. Ay, lumalaban yan. Matinding laban ang nangyayari ngayon sa ating dito. Mga tropa. Mga kapadal. Kasandok. At. At suro. Ayan. Ganda ng pagkakakulito ng bangus. Tumayo lang tayo at matakit yan. Mantika. Bawang. Sibuyas. Kamatis. May alas kaldo. Lapang luya yan, pero may alas kaldo lang. Tapotsay natin mabuti yan para lasa. Tapos mamaya ilalaga natin yung sampalok at dudurugin natin. Ikatanggalin lang natin yung katas. Patis. Luya, sili. May aros kaldo na. Black pepper.
Tapos mamaya ibubuhos natin yung bangus para masangkot siya yung lasa ng mga aromatics natin sa kanya para dumikit sa kanya. Yun ang isang technique na mabisang pagigisa. Pagsak natin yung bangus para ma-incorporate yung lasa ng mga aromatics natin. Kuluan natin yung sampalok. Yung pinakulan yung sampalok, lalagyan nyo ng asin. Tapos yung tubig na nilagay nyo, lahat purified para mamaya yun ang gagawin natin sa bang. Hindi na siya itatapon. Pa natin. Bring to a boil lang, mga 10 to 15 minutes siguro, o paglambot ng sampalok, tapos didikdikin natin yan, i-extract natin yung sabaw, yun ang gagawin natin pangsang pang-asin. Sinimbar na natin, tapos ilalagay na natin yung pinakuluang sampalok, tapos sasalain lang natin, tapos pwede pa natin siya uling gawa ng second durog para meron pa tayong ma-extract na sabaw. Sa punto na yan, maglalagay na tayo ng pampasarap. Patis. Sarap. Simmer na lang yan. Lalasa na. Sarap ng asim ng sampalok talaga. Walang tatalo. Done na. Inayos na natin yung alat sa kayo asim. Lagyan na lang natin ng mustasa. Tapos done na yan. Tapos takpan natin siya. Simmer natin ng ano. Natin siya mga 5 minutes. Ano na yung maluluto na. Napakasarap ng asin. Tapos, alalayan nyo na lang yung alat ng patis. Welcome ba? Ang sarap. Iba talaga yung sinampalokan ng Kabanatuan. Shoutout po sa mga taga Kabanatuan. Lalo na sa mga taga San Juan Akpa. Sundan nyo lang po. Napakadali lang sinampalukan. Isa sa mga pinakamasarap yan na ulam. Enjoy! Luto na po ang ating sinampalukan. Pakasarap po ng mustasa sa lutong ano na yan. Tara po, tikman na natin. Isa sa mga paborito ko to. Tara po, kain na tayo. Napakasarap ng sinampalukang bangus. Basta po, iberito nyo lang na mayo, saka maraming luya. Wala na siyang lansa. Tapos yung asim ng sampalok,
Nasa sa inyo na yun. Pag marami po, mas masarap, maasim. Nakakawala po ng pagod sa kanang nararamdaman sa katawan. Sige po, enjoy tayo. Enjoy!